tulungan niyo po ako. Baka mapaano ang anak ko. Dumaan din siya dito. Sa tulo ng CCTV footage ng Barangay San Juan sa bayan ng Babini sa Batangas, nakumpirma ni Sara na ang kanyang 10 taong gulang na anak na si Daniel tinangay ng isang lalaki noong 23 ng Abril taong kasalukuyan. Ano ang gagawin ng lalaki sa minor de edad? Mahanap kaya ni Sara ang anak? Lumalabas na noong araw na nawala si Daniel, bandang alas 5 ng hapon, isang lalaki ang kasama nitong umalis sa covered court ng Barangay San Juan. Sa kuha ng CCTV sa lugar, sinundan ni Daniel ang lalaki. Makikita ang pag-alis ng dalawa papuntang highway. Pero hindi na nakunan kung saan sila sumakay at pumunta. Dahil sa natuklasan, labis na pagkabalisa ang naramdaman ng magulang ni Daniel. Para akong nakaiyak na hindi ko na umaintindihan. Anong gagawin ko sa halapin? Si Sara nag-post na rin sa kanyang social media account ng panawagan para mahanap ang anak na si Daniel. Ayon kay Sara, sanay siyang parati lang nakatambay sa covered court malapit sa kanilang bahay si Daniel. Kaya laking takot ni Sara noong malamang nawawala ang anak. Kinabukasan, 24 ng Abril, dumulog na sa tanggapan lang Mabini Municipal Police Station si Sara. Nag-post na rin po ako sa account ko. April 23 po ma'am ay humingi po ng tulong po sa ating pulisya itong si ma'am at iniulat po niya na nawawala po ang kanyang anak na 10 taong gulang. Pero ayon sa mga pulis, hindi pa maaaring ideklarang nawawala o missing ang bata hanggat wala pang 24 oras mula nang siya ay mawala. Nag-report po sila dito sa station ma'am, tapos nag-flash alarm po kami ma'am. After one day po na missing po yung bata. Sino ang lalaking tumangay sa batang si Daniel? Matuntun pa kaya ang kanilang kinaroroonan?